Good evening po, mga fathers. Malena, napasadya kayo. Anong may paglilingkodan? Ah, napadaan lang po kami ni Rico dahil gusto po namin magpasalamat muli kay Santino. Malena, walang anuman po yun. Santino, kaya din kami nagpunta rito ni Rico. Kasi gusto sana namin ikaw yayain bukas mamasyal. Malena, para saan po? Ah, kasi po, Father, medyo matagal nang nagkahiwalay itong dalawang bata eh. Gusto ko po sana silang ipasyal. Don't worry po, Father Jose. Siguro naman pagkatapos ng dalawa kong aksidente eh. Panahon na para mag-retire ako sa pagmamaneho. Sige na po, Father Jose. Bumayag na po kayo. Bati na po ni Mami si Santino. Sige na po. Sige, okay lang siguro kung okay si Santino. Santino, okay lang ba? Opo. Yay! Talaga? Maraming salamat, Santino, ha? Oh, paano? Susundin ka namin bukas ng umaga? Sige po. Thank you, Santino. Salamat po, mga father. You're welcome. Bye po, mga fathers. Bye-bye, Rico. Santino, bye, Rico. Tayo na. Nakakapangilabot isipin kung ano ang nangyari kung wala si Santino. Baka wala na si Rico. Naisip ko rin yung mga fathers. Siguro lang talaga may paraan si bro. Father, sana lagi na lang nandito si Santino sa monasteryo. Noong dumating ang batang yan dito, doon ko lang naramdaman kung gaano kasaya ang lugar na ito. Ang sabi po ng DSWD, temporary custody daw po ang bibigay nila sa akin. Kaya lang, magkakaroon po sila ng pagbisibisita dito para i-check kung naalagaan talaga si Santino. Halos formality na lang po yun. Dahil sigurado naman po sila na dito, maging maayos po ang bata. What are your thoughts? Ikaw, ako, si Rico, tayong tatlo. Kung saan pupunta to? Well, siguro kung saan tayo makakarating. Bakit mo niyaya Santino na mamasyal? Dahil ba alam mo na malapit siya sa akin? Ginamit mo yung bata para maging malapit ka rin sa akin? Enrique, dahil sa kanya buhay ang anak ko, hindi pa ba sapat na dahilan yun para gustuhin ko siya? Marami rin akong naging kasalanan kay Santino, kaya ako nakikipagkaibigan sa kanya. Siguro ito ng panahon para maghugas ako ng lahat ng mga kasalanan ko. Tulad nga ng sabi ng mama, life's too short. Who knows? Baka ito na lang kasi yung huling pagkakataon kong magawa to. O anak, mag-iingat kayo bukas ha, sa pamamasyal nyo. Oh, Father. Father Jose, bakit po? Wala lang. Father Jose, hindi naman na po guilt sa akin si Mama Lena. Huwag po kayo dapat maglala. Sa tingin ko nga po, gusto niya nang makipagkaibigan. Ako rin po, gusto ko na rin po makipagkaibigan. If we're really gonna do this, I have to be honest with you. I don't trust you. Pag may ginagawa ka, pumapasok sa akin yung instinct ko. Hinahanapan kita palagi ng motibo. Alam ko. At alam ko naman na hindi mo ako mahal. Saan naman ba tayo pupunta? Hindi yun, Enrique. Ano? It's not that.
Alam kong hindi mo ako mahal because I don't deserve it. Sa dami ng nagawa kong kasalanan sa'yo, how could you love me? Alam mo, Enrique, hindi ko na nga hinahangad na mahalin mo pa ako eh. Ang gusto ko na lang ngayon, mabuong pamilya ko. Maari lang yun mangyari kapag napatawad mo ako sa lahat ng mga kasalanan ko sa'yo. Bukod pa ron, anak ako ng isang taong kinasusuklaman mo. Sana mapatawad mo. Para at least when you think about me, hindi ka na masusuklam sa akin. Sige. Susubukan natin yan.